Nagbabalik na reality show sa ABS-CBN, tatapatan nga din ba ng nagbabalik na reality show sa GMA7 Kapuso Network? May bagong biniling singing competition ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Bagamat magsisimula na ang nagbabalik na singing competition ng ABS-CBN na Idol Philippines Season 2, ay balitang may ibabalik din ng GMA7 sa kanilang telebisyon na parehong singing competition sa Kapuso Network. Dito nga lamang ay umugong ang balitang nabilid na di umano ng GMA7 ang rights upang maipalabas sa kanila ang The Voice Kids na naipalabas at nagkaroon ng maraming season sa ABS-CBN. Sa kabila nito ay nananatiling tahimik yung GMA7 kaugnay sa usap-usapang ito. Subalit latest na ang sigurado umano ay may dalawang reality show na ipapalabas sa Kapuso Network. Ayon sa latest news ng Philippine Entertainment Portal ay ang pagbabalik umano ng singing competition ng GMA7 na The Clash para sa isang ikalimang season nito, at sa pagbabalik umano nito ay may mga malaking twist at mas intense umano ang mga performances mula sa mga contestants nito na tinatawag nilang Clashers. Mananatili umano na bahagi nito ang trio na sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ay de las Alas na tinatawag na Trio of the Clash Panel, at si Julian San Jose pa rin at Trevor Cruz ang Clash Masters o host. Hindi naman umano malino kung si Narita Daniela at Ken Chan ay mananatili pa rin sa kanilang role sa show bilang mga The Clash Journey host. Unang umera ang The Clash ng GMA7 ng 2018 ay nakapag-produce ng mga winners or champions na sina Golden Canedo, Jeremiah Chanco, Jessica Villarubin at Marian Isabel. Sa kabilang banda naman ay ipapalabas na ang Idol Philippines Season 2 ng ABS-CBN, bagong host na si Robby Domingo kasamang ilang bagong personalidad as judges. Binubuo ng ilang mga judges sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Moira De La Torre at Chito Miranda. Bukod umano sa The Clash ay may isa pang umanong nakatakdang ilaunch ang GMA7 na reality show na nabili ang format nito sa Fremantle. Tinatawag itong Battle of Judges na kung saan ang mga celebrity judges ang malalagay sa spotlight, maghaharap sa knockout duels, subalit isa lang ang magwawagi. Ang show na ito umano ay hindi lamang basta sa performance kundi labanan ng strategy. Hindi pa naman ina-announce ng GMA7 ang full details kaugnay dito. Matatandaan naman ang Kapuso actor na dating kapamilya ni Sian Lim ay maring itinanggi ang ideya na siya umano ay nakausap ng mga host ng The Voice na kung saan ay usap-usapan na nabili ng GMA7 ang franchise nito. Isang pagdedenay ang kanyang reply sa isang Twitter comment na kung saan ay nailathala ng isang tanong na sinasabing social media sa isang article na lumabas nitong June 17 na may title na The Voice lilipat na sa GMA7 with Sian Lim as host. Allegedly, ang coaches umano nito ay sina Bamboo Manalak at Sarah Heronimo na di umano'y naintriga ng lilipat sa GMA7 upang gawin ng The Voice, subalit hindi naman ito napatunayan. Shoutout tayo kina Julius Cesar Castillo, kay Neil Kyle Elvina at kay Melja Matados. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.